Dito po guys, part sa headset ay makita natin yung logo ng Sigmit na magkamukha katulad ng Santa Cruz. May square type na ganyan. Dito naman guys sa part na guys sa ibabaw ng frame, makita natin yung hand-printed, welded and Sigmit na logo. At dito naman guys malapit sa seat post ay makita natin yung triple butted 66 frame. Iwan ko kung anong ibig sabihin niyan. At dito naman na part guys, dito sa seat post ay makita natin yung curve na, iwan ko kung anong tawag din dito, basta yung curve na uso din yan ngayon. At dito naman guys sa part ng sa ibaba is makita natin yung logo ng Sigmit na water based, at iwan ko anong tawag dito, correct me na lang. Tapos dito naman guys ay makita natin yung MTB Miami 2.0. dito naman guys sa ibaba sa ilalim ng seat post ay makita natin yung size ng frame at 27.5 aluminum. Nagandahan kasi ako dito guys is yung soft welded and yung soft yung finish guys, parang carbon style. Tapos matte pa yung finish. Napaganda guys, matte finish. Kita niyo naman guys, napakalaki ng space or allowance. Oh, tapos talagang modern na yung design ng frame. Sa bandang likuran naman guys, makita natin yung decals ng Miami 2.0. At dito naman sa bandang baba guys, makita natin yung Sigmit na parang nakapulipot na, ano ba to? Parang duct tape. Basta guys, decals ng Sigmit nasa ibaba. Yun lang. And then, by the way guys, yung seat post pala niya guys, ang size is 31.6. Yun yung accurate na size niya sa seat post. Napakalaki guys. Dito naman guys sa ibaba talaga, makita natin yung Sigmit na black na with matching red. Kasi red yung in order ko. Ayaw kasi yung madaming color guys. Gusto ko lang is yung dalawang color lang. Gusto ko yung minimal. Minimalistic kasi ako guys. Yung tube niya pala guys sa seat post guys is parang dito bandang bottom bracket guys is parang anong tawag doon? Parang nakahiga, nakabend. Oo, nakabend. Dito din guys, iwan ko guys kung anong pangalan sa bolt na yun. Pakisabi na lang sa comment. At internal cribbing na rin to guys. Yung internal cribbing niya guys is for RD, FD, and dropper post. Oo, dropper at post. At dyan lalabas guys ang cable. Dyan. Dito guys sa anong tawag dito? Oh, dyan is hindi na yun, hindi na yan soft welded. Talagang makita talaga yung welding niya. For me, mas naganda kasi yun para mas matibay. Tapos dito guys, makita nyo naman guys, modern na modern. Napaka sexy guys. Kita nyo yan. Sexy. Insert ko lang guys, pagkabitin nyo ng frame, meron na yung free na drop out at mga cable tie. So, yun lang po guys. At pakitaan ko kayo ng simpleng montage. Let's go!
Thank you for watching, guys. See you in my next video.